So magandang araw sa inyo, welcome ulit sa aking channel. So ang babahagi ko naman sa inyo ngayon ay kung paano magkabit ng preno. So ang preno na kakabit ko ngayon ay itong preno sa una, no? So kung mapapansin nyo, so wala na siyang cable. Yan, sira-sira na. Yan. So tuturo ko sa inyo kung paano magkabit na ito. Yan na, hanggang dito sa kanyang lever. Yan. Okay. So ito na yung ating cable na bago, no? Ito ay nabibili ko lang sa halagang 40 pesos, no? Yan. So bago yan, guys. Pero bago natin ilagay nito sa ating lever, lagay muna natin na ng grasa para maging madulas. Kung yung buong cable na yan, lagyan natin ng grasa yan para pag nag-pray na tayo, madulas. So next step, so ito yung ating lever, ganyan lang natin yan. So kung mapapansin nyo, may parang ulo itong ating ano, cable. Pasok natin sa ilalim. Pag ganyan lang pasok, kailangan nakatayo yan. So nakatayo na. So ganyan na natin, isunod lang natin dito sa may kanyang kanal lang. Nandito. So tanggalin mo lang, luwagan muna natin ito yan. So bali guys, meron niyang guide dito para sa cable yan. Sundan niyo lang yan para hindi kayo malito. Yan. So may pasok na natin. So next step. Okay, pasok na natin yan dyan. So yan, nakakabit na. So guys, payo ko sa inyo, dapat ito. Itong kanyang adjust ano, kapag lumuluwag kasi ang preno, ito yung ina-adjust. Naikot na siya pa kaliwa. Yan. So ikot natin pa kanan kasi bago yung preno natin. Yan. Okay, tapos na tayo dyan. So next naman, so next step, tanggalin natin to gamit itong ating Allen wrench, no? 5 mm. Yan. So tanggalin natin to, ikot natin sa pakaliwa. Yan. Yan. Para mapalitan na itong ating lumang cable. Yan. So natanggal na. Ito, tanggalin natin to. So yun na guys, no? Wala na yung lumang cable natin. So ayan, malinis na to. So pati ito. So next natin tanggalin ito. Okay, joint lock, may joint bolt lock na. Tanggalin natin yan. So gamit pa rin itong ating Allen wrench. So ang pagtanggal yan, so ikot pa rin na kaliwa, no? So yan, kamay nyo lang. So bunutin na natin. Ayan. Okay. So yun ang ano niya. So next natin tanggalin ito. Itong sa left side. So gamit pero natin yung 5 mm na wrench, Allen wrench. So ikot niyo lang siya pakaliwa. Ayan. So hanggang matanggal. So kaya ako siya tinanggal guys, para de-demo ko sa inyo kung paano siya ikakabit. Okay? Yan. So yun. So yun, yun ang pinagkabitan natin ng ating preno. Yan, ang dalawa na yan. So gagawin natin yan, linisan natin yan. Yan, punasan nyo lang. So yan. So marami na. So yun, malinis na. So next step, tanggalin natin to. So itong ating pad, so papalitan natin ng bago yun. So ang pagtanggal nito, gagamit lang tayo ng wire wrench 10 mm, ikot at kaliwa. Yan.
Then sa pakaliwa hanggang sa matanggal. So yan, natanggal na. So ito yung ating bagong brake pad, no? Nabili ko lang ito sa halagang 70. Ayan. Natanggal na natin. Ayan. So yung kapartner, tanggalin na ulit natin to. Sa kanan naman to. So gamit ito pa rin itong ating wearings, 10mm. Ayan. Ikot pa kaliwa para matanggal. Okay, may lock tayo. Ayan. Kahit magkalaglagan yun, okay lang yun. So ito na yun. So pwede nating punasan. Ayan. Para malinis. Ayan. So okay na yan. So next step natin guys. Ha? Ito yung ating holder ng preno. Yung sa likod yan. Ayan, ito yan. So lagyan natin ng langis. So magamit ng langis guys. Use oil. Lagyan sa aking motor. Ito yung yan para mag-play yung spring. No? So ito yung spring sa loob. No? Wala mag-play yan. Ayan. So kung pansin nyo mo yan. Ayan. Ito yung mo. Okay. So ganun din isa. So yung kanyang kapartner. Ayan. Ayan. Kunti lang. Para lang mag-play pati itong yung salak niya. Yung adjuster. So dapat guys, huwag kayo malito sa paggamit na ito, no? So ang forma niyan, ganyan. So ito yung sa right side. So ito yung sa left side. Okay? So ganyan ang pagpasok niyan. So naman na tayo sa right side, no? Ang right side to. So kung mapapansin nyo, so meron kayong makikita dito na ano ng bakal, no? Galing sa ilalim. So itutusok natin yon. So dito. So kung mapapansin nyo guys, meron tatlong butas yan. Kasi pinakaibaba. So pangalawa sa gitna. So pangatlo sa pinakaitaas. No? Diyan natin ipasok yan. So ang pagpasok nyan, hindi basta-basta, no? So pag pinasok nyan sa pinakaibaba, hindi lang ha. Diyan mahirap. So guys, try ko muna ipasok sa pinakaibaba, no? Makikita nyo yan, ha? Nasa pinakaibabang butas. Diyan ko muna ipasok. Kung anong play meron siya. Okay? So naipasok ko na sa pinakaibaba, no? So i-play ko muna to guys, no? Bago kayo magkabit ng preno, so, kailangan nyo muna alamin kung paano ang tamang pagkabit. So yan, piniplay ko na siya. So malambot siya, no? So kapag nahila siya ng ating cable, baka hindi kakayanan, baka matabing yung ating preno, gaganyan. So makikita nyo sa ibang bisikleta, nakatabing yung mga preno dahil hindi maayos ang pagkakabit nila ng preno. So try ulit natin sa pangalawa, sa gitna, ang gitang butas na yun, kung ano ang play mayroon siya. Papasa na ba sa ating play? Ayan. So kung sa gitna yan, medyo matigas-tigas na siya, baka hindi na siya kaya na ating tino siya tatabingi pag ganyan, kasi pag tatabingi hindi pwede yan, hindi ipipreno ang ating bisikleta. Okay. So try naman natin sa pangatlo, sa pinakaitaas. So nailagay ko na sa pinakaitaas na butas. So ang play niya guys, no? So napakatigas, matigas na, no? Pero huwag masyadong matigas. Pero yun ang standard gusto ko sa aking bisikleta. So kapag tinaas nyo siya at sobrang tigas, no? Ito yung adjustin nyo guys, no? Yan. Maliit na screw na yan. Luwagan nyo siya. Pag niluwagan nyo, ikot lang pakaliwa. So ang purpose nun, hindi itong holder brake niya, hindi masyadong matigas. Nagwi-play pa rin siya, bumabalik ko. Yan. So ito yung adjustan, no? So, okay, tapos na tayo dyan. So ang solution ko ay pinapasok ko sa pangatlong butas, no? So ganyan isa, ganun din gawin natin. So bago yun guys, no, bago natin ipasok yung brake holder, lagay muna natin ng kunting langis. Ayan. Ting langis lang, pati yung sa kabila. Lagay natin ng kunting langis. Okay. Nalagyan ko na ng grasa and lagyan rin natin ng langis para magpa-place yun ng maayos. So pasok natin sa pinakaitas na butas. Ayan. Okay. So naipasok na natin yung kanan.
So sa kaliwa naman tayo. So ganyan ang position yun. Yan, pinaka ano, na butas, pinaka mataas. So ganyan lang guys, no? Para hindi tabingin ang inyong preno. So next, so lagyan natin itong lock na ito. Lock niyan. So ang lock niyan, lagi nyo rin ingatan, no? Dapat hindi malustred, no? So meron ng grasa yung lock natin, so para hindi kalawangin. Yan. So sa left side naman tayo. Yan. Pasok lang sa dahan-dahan. Oh, mahirap. So yan na guys, no? Ipit natin, ikot natin pa kanan, no? So wag niyo muna siyang gamitin ng allen wrench. Maya na, kapit muna natin yung brake pad. Okay. So sa brake pad natin, mayroong apat na washer, no? May pinakamalaki, so may sumunod, tapos may dalawang maliit. Nalaglag na yung isa. So yan, apat, no? Tapos yung ito yung pinakalock nya. So usually guys, pag bago yung inyong brake pad, no? So sa akin, ang gamit ko kasi itong malaki lang. Yan lang yung tinira ko. Ayan. Kasi makapal pa yung ating ano, brake shoe, brake pad. So kapit na natin. Pasok nyo lang siya sa butas. Galing spring. Yan. Yan. So ganyan. So ilapat niyo siya nang maigi, ganyan ang pag-aano niya ng peso. Hold. Okay. So lagay niyo yung pangalawang, yung medyo malaki na washer. Sunod din dalawang pinakamaliit, pinakamanipis. So yung lock ko guys, hindi na ako gumagamit ng allen wrench na lock. So ang ginagamit ko ito, no? 10 mm. Okay, na bolt niya. Kasi mas madali itong i-adjust. Okay, dahil meron akong tools nito. Minsan kasi pag allen wrench, mahirap eh. Yan. So, gagamit lang tayo ng wire wrench. 10 mm. Ikot pa kanan para humigpit. So ayun na, mahigpit na. Sa kabila naman tayo. So same procedure lang din sa kabila guys. So tinira ko yung pinakamalaki na washer. So pasok na natin. Yan. So daan lang. Okay. So lagay na natin yung pangalawa. Spring natin. Balik natin ng maayos. So yung preno na aking bike guys, medyo murahin lang yan kasi yun lang yung affordable na preno. Okay, sunod natin ilagay yung lock. So ikot ulit natin sa kanan. Okay, 10 mm. Nakabot. Kailangan yung pad guys, pantay nyo dito, huwag lumpas. Hindi pwedeng tumama sa gulong, kasi pag tumama sa gulong yan, mapupunpod ang inyong gulong. Okay, pitang maigi. So okay na yan guys. So yan ang itsura nyan. So next natin ilalagay dyan niya yung ating cable. So sa pagputol naman ng cable guys, so kailangan huwag masyadong mahaba, no? So ito yung masukat ng aking cable, no? Para makapag-play din na maayos yung cable natin sa loob, no? So dapat hanggang dito lang yung putol niya, no? So hanggang dito, no? Hindi siya masyadong mahaba, hindi masyadong maikli. So gagamitin natin ito ng ano yan, cutter or lagaring bakal. So yun na guys, putol na yung ating cable. So gamit itong ating lagaring bakal na luma, no? Gutin na natin. So next step, lagay ulit tayo ng grasa guys, no? Para tulas. So next natin ilagay ito. So utang natin yan. So kailangan madulas din yan sa ilalim. Kapag di madulas yan, hindi nag-play yung cable. So yan.
So ayan, next step. Ito. Lagyan natin dito. So lagyan natin ang so yung kanyang spring. So pasok na natin siya dito. Para maglalaro din. Okay, nalagyan na natin. So next natin ilalagay ito. So bali ito sa kanan, may guide yan, no, para sa cable yan. So lagyan natin yung kanyang lock. Lock muna. So ikot natin pa kanan. So hilahin na natin. So dapat, so kapag nagkakabit kin ng cable, dapat nagpe-play itong dalawa. Kailangan may space din para hindi sumakit sa rim ng impreno. Dapat medyo may allowance konti. So ipitan na natin gamit yung lock. So ikot yung pakanan. So ayun, tapos ko na mag-ikabit yung aking preno. So tatest natin. Ayan. Kung nagpe-play ba ng maayos yung dalawa. Ayan. Ang makapansin nyo, no? Nagpe-play siya ng maayos. So hindi rin siya tabi ngayon, no? So kailangan lang yung rim ko yan, no? Yung mahigpit, hindi pagkakabit sa kabila. Ay, dito maluwag. So hindi siya masyadong tabi ngayon. Ayan. Okay. So naikabit ko na ng maayos ang aking preno sa harap. So yan lang yung babahagi ko sa inyo ngayon. Sana meron kayong natutunan na sa video ito. Maraming salamat po sa panonood.